Paano mag-add ng SSID or Wi-Fi name sa ating PLDT Home Fiber Gateways gamit ang iyong smartphone? By default, naka-on na po ang dalawang SSID sa ating PLDT Home Fiber Gateway. So, isang 2.4 GHz at isang 5 GHz. Pero what if kung gusto mong mag-add ng additional SSIDs? Pwede po ba? Pwede ka pong mag-add ng tatlong SSID sa 2.4 GHz to make it 4 at tatlo din sa 5 GHz to make it 4 as well at meron ka ng total na 8 SSIDs. While it is not recommended, katropa, to turn it on lahat ng iyong SSIDs, but it may helpful in some scenarios. So at least, alam nyo lang po kung paano mag-add ng SSID. Suguran na nato. First thing first muna, katropa, para makapag-add po tayo ng SSID sa ating PLDT Home Fiber Gateway, dapat connected muna yung ating smartphone sa Wi-Fi ng ating PLDT Home Fiber Gateway. Then, login po natin yung admin PLDT account. Hindi po basic admin, katropa, ha, but the admin PLDT account. Meron po tayong guide or meron po tayong video on how to access the admin PLDT account kung sakaling hindi nyo po alam kung paano i-access. So, click nyo lang po itong I button or check the link in the description of this video. Ngayon, I presume na nakalagin na po kayo sa inyong admin PLDT account. So, inside sa inyong admin PLDT account, punta po tayo sa network, sa WLAN settings, sa advanced. So, dito katropa, dito sa SSID choice, yung number 1 na yan, yan po yung default na 2.4 GHz na Wi-Fi po natin sa ating PLDT Home Fiber Gateway, which is naka-on na po yan. To add new SSID, itap lang po natin ang arrow down, then you will see this 1, 2, 3, 4 options. You can select 2, 3, or 4. But in this guide, select lang natin ang number 2. So ito na po yung, katropa, ang bagong SSID. Naka-default po yan lahat. Palitan natin ang SSID or Wi-Fi name. Any name will do. Next, lagyan lang natin ng password. Tap po natin, tap the open. Mas maganda ang WP2PS-PS key. But, for compatibility reason, I will choose itong sa ilalim or itong WPAPS key, WPA2PS key. Then, type your own personalized password. Dapat may symbol, special characters, uppercase, lowercase, and numbers. Lastly, enable natin yung SSID and click apply. You may encounter this issue, katropa, but don't worry, refresh mo lang ang page. Now, if we check the Wi-Fi connections, nandyan na yung ginawa nating bagong SSID. Ngayon, mag-add naman tayo ng 5 GHz. Punta po tayo sa network, sa WLAN settings, 5G advanced. Tap the arrow down, select from 2, 3, 4. Same process lang po kanina, katropa. Change natin ang SSID name according to your liking. Lagyan natin ang password. Enable the SSID and click apply. If supported po ng phone ninyo ang 5 GHz na Wi-Fi,
or SSID, mag-a-pair po yan sa inyong phone Wi-Fi scanner. Ngayon, congrats mga katropa dahil nakapag-add na po kayo ng SSID sa inyong PLDT Home Fiber Gateway. However, wala pa po yung internet access. Para makakonect po yan sa internet, pupunta po tayo sa broadband settings, sa internet settings, navigate po natin sa 2.4 GHz SSID binding at sa 5 GHz SSID binding. Check po yung appropriate SSID na idinagdag po ninyo. Be careful with the numbers. Sa akin po ay SSID 2 for 2.4 GHz at SSID 2 din po sa 5 GHz. You can also enable all if you want. Then click apply. I-try po natin kung meron na bang internet access yung ginawa nating SSID. For this guide, i-try ko lang po yung 2.4 GHz dahil hindi po supported ng phone ko yung 5 GHz. So, input po natin yung Wi-Fi password. Yan, connected na po tayo. Let's see, mag-open po tayo ng web browser. So far, meron na pong internet access ang bago nating SSID. So, ganun lang kadali mga katropa mag-add ng SSID sa ating PLDT Home Fiber Gateway.